A lawmaker urges several government agencies to improve its aid distribution. This comes after Senator J.V. Ejercito exposed the alleged scam in San Juan City, where some local government officials allegedly extort the Tupad Program aid of the Department of Labor and Employment, or DOLE, from its beneficiaries. Ejercito believes DOLE and the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, should ensure that beneficiaries will receive financial aid in full. He also urges the two agencies to study formulating an exit mechanism for beneficiaries. Hindi po ako against sa mga ayuda at sa mga programa ngayon, but this should be temporary. Again, dapat mag-graduate into something that is sustainable. Ang maganda siguro kung lagyan ng halimbawa ang tupad, dapat may training, pasukan niya ng training or skills development para po pag-graduate nila, they will now be eligible for jobs and opportunities. Kaya ako nabanggit na ayuda mentality, kahit saan kayo umiko, talagang gano'n na, lalo pag eleksyon, yun ang inaantay na ngayon. Yung iba, hindi na ako nagtatrabaho. He also believes politicians should no longer be involved in aid distribution. However, he admits he is guilty of this at times, saying that local officials usually invite them to join distributing aid. Kaya lang ako, siguro guilty rin minsan doon sa mga humihingi ng AIGS or TUPAD programs in other local government units. Kaya lang minsan, sila po yung nag-iimbita. No, halimbawa, meron ako scheduled visit ang isang legislator. Ako po, itataon po nila yung payout para daw ma-appreciate nung malaman daw ng mga tao. Ideally, I think mas maganda kung hindi na pumipicture yung mga politiko para talagang maging mas epektibo yung mga programa. Meanwhile, Senator Aimee Marcos, who attends aid distribution herself, believes there is nothing wrong for local officials to help in the aid distribution. Ako yung chair, na ako yung vice chair dyan sa DSWD budget. Nakukumbida ako sa mga OSCA, EFSCA, yung mga senior citizen, na-invite ako. Importante sa akin eh, dahil kailangan ko marinig sa kanila, natatanggap ba ninyo? Mm-hmm. Or may awas ba yan? Mm-hmm. Imposible na hindi ako pupunta. Ang pangit lang talaga pag pinakialaman ang listahan. Ibang usapan yon. Layo-layo pa ng eleksyon. Naku naman, sobra namang lapit na ng eleksyon, parang na-agitate tayo. Napakarami kasing programa na lumalabas. Ayoko naman na mauwi tayong lahat sa ayuda mentality.